Good day po sa inyong lahat. Ngayon po ay ipapakita natin kung paano mag-edit ng login page, mabago yung pangalan ng welcome page, at madagdagan ng price list yung ating login page at the same time, na kung saan pwede makita yung validity, yung oras at presyo na pwede nilang mabili sa inyong piso Wi-Fi hotspot business. Okay, start po tayo. Open natin yung folder na kung saan pwede tayo mag-edit ng ating login page. So meron pong separate video na kung saan pwede nyo ma-access itong folder na to. So, hindi na natin gagawin yun kasi naka-access na po tayo dito. So, meron po tayong folder dito na kung saan nakalagay po lahat ng ating web pages for our login pages. Nandyan po yung login page, yung status, yung error, log out, redirect, success, and status. So, ang ating lang pong i-edit ay yung login page or login.html. Ito po yon. Okay? Login.html. Pero bago natin gawin yan, sabi po, base po sa sinabi ko dong sa isang video, kailangan meron po tayong backup just in case magkaroon po ng error yung ating i-edit. So, gawin po natin, right-click natin to, then i-paste natin sa desktop. So, yan na po yung backup natin. So, next po is, syempre, dapat iba natin ng file name yung ating folder name o folder name, syempre. Gawin natin, lagyan natin ng 1 sa dulo para may kaibahan. Yan, 1. Then, yan. Yan na yung backup natin. Then, copy ulit tayo ng panibago na kung saan yun naman ang ating i-edit. So, copy-paste natin sa desktop din. So, ito na po yung i-edit natin. So, for the meantime, i-minimize muna natin yan. Then, open natin yung hotspot folder na kung saan natin i-edit yung login.html. Open natin yan. So, nag-open. Then, hanapin natin yung login .html. Ito po yon. Okay? HTML file. So, right-click natin yan. Then, open natin sa edit natin sa Notepad++. Before po kayo magkaroon kayo ng option na edit with Notepad++, make sure po na naka-install kayo. Download lang po kayo sa Google or browse lang nyo or search nyo lang po sa Google ang Notepad++, download nyo and install ninyo. Then, after ma-install ninyo, pagka-right-click nyo ng login.html folder dito sa backup ninyo or dito sa hotspot folder nyo, makikita nyo na meron siyang edit with Notepad++. Okay? Kasi kung ordinaryong Notepad lang yan, hindi nyo po basta-basta makikita yung actual format po ng ating .html file. Okay? Medyo magulo pag Notepad lang na application, ordinary. So, dapat i-open natin siya sa edit with Notepad++. So, let's do it. Right-click natin, then edit with Notepad++. Automatic po, magpa-pop up yung ating Notepad application, then ito po yung magiging yung format niya. Yan, okay. Una po na pwede nating i-edit ay yung pangalan. Okay, yung welcome name. So, paano natin makikita agad-agad yan? So, paano? Open na natin directly from our hotspot folder yung login page. So, automatic po, yan po yung ating login page, no, wifi-connect. So, yan po yung papalitan natin dito sa ating Notepad++. Paano hanapin? Nasa line 38 siya. Line 38 ng Notepad++ yung Wi-Fi connect natin. So, baguhin natin yan. Sabi natin my Wi-Fi ang i-change natin. Okay, ang i-update natin. So, my Wi-Fi na. I-save lang natin yan. Control S lang. Then refresh lang natin. Okay, para makita natin yung update. Yun, nag-update siya. Yun. So, dyan po,
papalitan or dyan pwede natin i-update yung pangalan ng welcome page ng ating login page. Okay, next po is yung paano naman yung ating price list. So dito po sa line 79 meron po siyang less than or greater than then a post exclamation point with double dash. Okay, aalisin lang natin yan kasi po naka-disable po yung part na yan. So mapapansin nyo disabled yan yung part na yan. So gagawin natin, i-activate natin yan by removing this code. Okay, so automatic po nakita nyo nag-activate. Then also itong end code na to para siguradong mag-activate yung part na yan na code. So i-save natin kung anong difference. Makikita po natin na yung part na ito na may affordable unlimited Wi-Fi rates. So save lang natin ulit yan, Control S. Then makikita natin sa login page natin, reload lang natin na mag-a-activate yung affordable options, yung table na kung saan makikita natin yung price list na may time, price at saka validity. So dito po sa code naman is meron tayong time syempre. Ito yung head name niya, price at saka validity. So sa sumunod, meron siyang 6 minutes, 1 peso and 6 minutes din. Okay, so ito po yung i-update natin para ma-update din po dun sa ating price list table. Okay? Sample lang natin, gawin natin yung instead ng 6 minutes, gawin natin 10 minutes. Okay, then ang price natin isabi natin 5 pesos. Okay, then since ang validity niya or time niya is 5 minutes, sabi natin, ibahin naman natin yung ating validity. Gawin natin siyang 1 day instead na 6 minutes din kanina. Okay, 1 day. Okay, i-save lang natin yan. Then makikita nyo from 6 minutes 1 peso 6 minutes ang validity, ma-update lang din natin yan by right clicking then click reload. So yun po, lumabas na po yung 10 minutes dito, 5 peso at saka 1 day ang validity niya nung 10 minutes. So pwede nyo pong i-update yan sa mga sumunod kung gusto nyo pong i-update pa yung iba. So meron pa tayong options dito na 1, 2, 3, 4 additional information. Kung gusto nyo pong i-delete yan, pwede nyo naman pong i-delete din. Or, make sure lang po within the bracket po ng TR at saka ng NTR din po. Okay? So, kung gusto, sobra-sobra yan or kung gusto nyo dagdagan, sabi natin itong TR na to, dagdagan natin ng another possible of rate. Copy lang natin yan, then paste sa next lang na line of code. Okay, automatic, magda-add po siya dun sa next line ng ating table. So, make sure lang po, i-save lang po ito para ma-update. Then, makikita nyo, pag nag-reload tayo dito, refresh, madadagdagan pa ng isang, yon. Yun, okay, napipaste lang natin. So, nadagdagan pa ng isang line ng ating table. Okay? So, yun lang po. Hopefully, sana wag nyo nang i-update yung ating copyright 2020 by MedStore para at least meron namang recognition sa store namin. Yun lang po. Make sure lang po may backup kayo. Then, kung na-update nyo na po yan, so, yung login page, make sure lang po na i-update nyo rin po yan sa ating folder ng ating FTP sa pinagkuhanan natin kanina. So, right-click lang natin to. Yan yung na-update nating folder. Copy. Then, open natin yung folder kanina ng FTP natin. Ito yan, yung may FTP natin.
Then, right click yung folder. Then, paste natin dito sa mismong folder. Make sure po na nasa labas kayo ng hotspot folder para at least yung hotspot folder, i-replace nyo lang yung hotspot folder na nasa Microtik natin. Right click, then paste lang. Then, yes to all lang para ma-update. Okay? Automatically ma-update yung nasa Microtik once mag-connect kayo sa cellphone ninyo and through sign-in page. So, yun lang po. Don't forget lang po to make backup para at least pag nagkaroon ng problema yung inedit ninyo, meron po kayong pangsagip. Okay? Lagi po. Then make sure po na nandito lahat yung mga inedit ninyo to replace yung hotspot folder from your hotspot folder na inedit nyo sa computer nyo. So don't forget po, sana po makatulong to subscribe and visit always our YouTube channel. Okay, God bless po and mabuhay po kayo.